gusto pong magpakilala. Ako po ay dating kinatawan din ni FPJ. Erap, kilala mo ako. Taga-Kalokan po ako, ang aming pong congressman, si Egay Irise. Tumakbo po ako, 1998, independent congressman. Pangalan po, pangalan? Julian Pala III po. Ang tanong ko po ay patungkol po kay Mr. Escudero. Alam po natin na season po kayo, veteran po kayo, matalino kayo, ginagalang, mahusay. This is the opportunity to lay your predicate dahil pareho kayong abogado, di ba? Would you accept, sabi mo kanina, sovereignty resides in the people alone, government emanates from them. What if Leni won in May 9, 2016, at siya po ang maging tunay na vice presidente, matatanggap niyo po ba yun? Nakakalimang eleksyon na ako. Bago ako tumakbo sa anumang halalan, iisang bagay lamang ang pinagpapasahan ko. Kaya ko bang tanggapin ang dalawang posibleng resulta ng halalan? Dalawa lang naman yun, hindi tatlo. Mananalo ka o matatalo ka? Hindi option sa akin yung dinaya ka. Palaging dalawa lang yun. Nanalo ka o natalo ka. At kung kaya mong harapin at tanggapin yung dalawang posibilidad na yon, walang dahilan para hindi mo ialay ang sarili mo sa mas mataas na parinilbiyan. Pero hindi ko aangkinin at sosolohin ang kasagutang yon. Naniniwala ako, lahat ng tumatakbo sa pagka-vice presidente man, presidente o anumang pwesto, marapat at dapat ganun din ang pananaw. Kaya ka nga tumatakbo eh. Kaya nga inaalay mo ang sarili mo sa paninilbiyan sa bayan sa pamamagitan ng eleksyon para pagpilian ka at iboto o hindi iboto ng ating mga kababayan. Hindi nga lang uso sa Pilipinas yung nagko-concede, pero siguro sa hindi malayong hinaharap, mangyayari yon at dapat din mangyari yon para maliwanag ang mandato ng sinumang magwawagi at mananalo sa pagkapangulo, ikalawang pangulo o maski kaugnay ng kongresista ninyo sa Caloocan.